On behalf of PS Adventist Academy, I welcome you all to Session 8 of this year's Voice of Youth. Our speaker, Pastor Daniel Molieta, has a big question for all of us tonight. Is it important to get me in? To know more about Jesus, we are going to learn about church membership, an aspect of church life that could use a lot more attention and discussion. Do stay on with us for a program that will want you to be part of. Our theme song, More About Jesus. Let's pray. Our Heavenly Father, we gather today to give thanks and praise to your greatness. We praise you for your wonderful gifts. We thank you for all the blessings that you have given us. We come to you today to worship your name. May you guide us with an undistracted heart. Help us put away the worries we have. I pray that you bless the participants as they do their part. May we feel the presence of the Holy Spirit throughout the program. We are asking for your forgiveness for all our transgressions. In Jesus' name I pray. Amen. Good day for another health lecture for today. We will be discussing what is the most effective exercise that would fit me. You know, nowadays people are quite health conscious and they spend a lot of money in order to find the best exercise for them. But don't you know that the most inexpensive exercise that we can do is walking? You may not believe it, but walking is the most beneficial exercise that one can engage to. Why? First, walking has brain boosting effect.
What do you mean by brain boosting? Because when you walk, you release some hormones that are known as serotonin and melatonin that helps the brain in improving our memory as well. So it doesn't matter if you walk fast or you walk slow, so long as you are walking, then it helps us to release these different types of hormones. Second, it also improves our eyesight. Why eyesight? Is there a relationship between walk and eyesight? Because when we walk, we do a lot of exercise or we do a lot of toning inside our body, and therefore when we walk also, we exercise our eyesight in viewing the things that is in front of us. Therefore, it also improves our eyesight. Thirdly, it prevents heart disease. Why? When we walk, the circulation of our body continues so that the heart is being helped out in order to be exercised when we walk around. Fourth, it increases also our lung volume, because when we walk, and especially when we get tired, then we take in a lot of air. Again, it should be taken with our nose and not with our mouth in order to have the most benefit out of it. So when we do so, we increase our lung volume when we walk. Then at the same time, it benefits also our pancreas. Why the pancreas? Because we all know that the pancreas is the one that stores sugar inside our body. So when we walk, when we do exercise, we increase the consumption of sugar inside our body, therefore relieving the pancreas of the stored sugar that is present inside our body. At the same time, it also improves our digestion. Because when we walk, as I have said previously, the muscles inside our body and all the things that is present inside our body are exercised when we walk. Therefore, it is suggested that study shows that it also improves digestion. And at the same time, when we walk, it tones our muscles. Because in toning our muscles when we walk, every part of our body is also exercised, consciously and unconsciously. So with that, every effort that we exert when we walk, we tone down our muscles to its proper shape. Number 8 in our list is it gives sturdier joints and bones. Why? Because when we walk, we use our joints in order to bend, in order to do the necessary walking. So it helps in the consumption also of some stored fats that may be present in our joints and bones. Then it also relieves us from back pains. Because remember, when we walk in a natural way in order to develop also good postures. So when we try walking, whether it is strolling again or it is doing a fast brisk walking, we try to manage a good posture. So later on, it develops and relieves us from back pain. And number 10, it gives us a more calm mind. When we do walking, especially when we are with somebody that is walking with us, then we try to communicate, and in the communication, then we develop a more calm mind. Unlike running, when you do running, you exert a lot of force in your muscles when you run, and you exert a lot of pressure in your lungs. Especially as you grow older, then it would be more difficult for you to run. So walk is the best solution to it. But before we end, there is also what is known as the FIT program for walking. What is FIT? FIT stands for frequency, intensity, and time. So if we want really to benefit more on our walking, then we should remember FIT. Frequency, how often should we walk? So it should be done regularly. If we do it two times a week, then we should always do this two times a week, or we do this three times a week. It should be on a regular basis. Then we have I, which is intensity. When we have intensity, how fast should we walk?
5,000 steps, 10,000 steps, 100 steps. So that is part of the intensity depending upon what we are trying to achieve in our walking. And of course, the letter T stands for time. How much time do we consume in walking? It is suggested for regular exercise that we do it 30 minutes per day. How far is that 30 minutes? That will depend upon your frequency again and your intensity. So if you want to benefit more on walking, don't forget the FIT program, the frequency, intensity, and time that we need, so that walking will be very much beneficial for us. Let me leave you with a verse in Deuteronomy 8:6 that says, "Observe the commands of the Lord your God by walking in His ways and fearing Him." Good day again to everyone. Every day of man.
Magandang gabi po muli sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Kayo po na nandyan sa ating pong Facebook Live. Kayo po ay inaanyahan po namin muli na samahan kami sa gabing ito ang pag-aaral po natin. Ang ating pag-aaral ngayong gabi ay may kinalaman sa naisin ng tao. At ito po ay madalas na gusto po natin or tayo ba ay dapat na makabilang sa isang organisasyon o grupo ng mga iglesia. Yun po yung madalas na katanungan. Mahalaga po ba ito na tayo po ay kaanib ng isang iglesia? So, tutunghayan po natin ang pag-aaral po ito. It is important to get me in. So, yun po ay pamagat at sa ating pag-aaralan ngayong gabi. So, sabi po ng isang manunulat ni Stephen Nichols, is church membership necessary? Ito po yung tanong niya rin sa kanyang pong libro. At ganun din po siguro sa kanyang pong sarili na kailangan ba talaga ng isang tao na makaanib sa isang organisasyon o grupo ng simbahan? Ang isa pang tanong, is church membership biblical? So ito po yung paraan na makikita po natin kung bakit tayo aanib sa isang iglesia o simbahan, ito ba'y naaayon sa Biblia? Yun po ang tanong ng marami. So, kung kailangan po ba ito? Nasagutin po natin yan. So, kung titingnan po natin, ito po yung paraan na sa loob ng panahon noong tinatawag po ng Pentecost. Ang sabi po rito, merong 3,000 mga tao araw-araw na umaanib sa iglesia dahil po sa kanila pong paraan. Sabi po rito, all who repent and are baptized receive the promised salvation, the gift of the Holy Spirit. Jesus added about 3,000 souls to His one saved body, His one church. They continually devoted themselves to the apostles' teaching. So ito po yung paraan na makikita po natin na kailangan natin, kaya po pala mahalaga dahil sinabi po ng Diyos, sinabi ni Jesus, dahil ito po talaga ay nanggaling sa Biblia. Thousands say before denomination ever existed. So kung titignan man natin, ang paraan pong ito ay sa maraming grupo ng simbahan, pag sinabi po natin na denomination, yun po yung mga sekta na tawagin. May mga born again, may Iglesia ni Cristo, may Mormons, at Saksi ni Jehovah, at Adventists, yun po yung kinabibilangan ng mga ito. Were these people saved? Were these people Christian? What church were they members of? Were these people and church? Ito po yung paraan na laging tanong ng mga karamihan. Ang lahat ng tao, kung titingnan natin sa panukat, sila po ba ay kabilang sa mga iba't ibang grupo ng iglesia? And the Lord added to the church daily those who were being saved, Acts 2:47. Ito po ay isang paraan na nagpapakita na ang mga naliligtas ay dinadagdag ang bilang nila sa iisang iglesia ng Diyos. The Church of Christ came to existence 2,000 years ago. Matthew 16:18, upon this rock I will build my church. Ito po pala ang panahon na binanggit ni Jesus kay Pedro na siya ay magtatayo ng simbahan. Sa batong ito, itatayo ko ang iglesia. Nangangahulugan, siya po ay may tinakda at may talagang ginawa na isang grupo ng mananampalataya na ang sinasamba ay siya. Ayon din sa gawa 2:22 hanggang 47, Peter stood up and began to talk, and the Lord added to the church daily such as should be saved. First day started with 3,000. Ito po yung bilang ng panahon nila. So, ito po ay nagpapakita po sa atin na 3,000 sa araw ang paraan. Ang kailangan po pala natin, kaya po nagpapakita ang Biblia na tayo po ay dapat maging kaanib ng simbahan, ng isang grupo ng simbahan. Kasi po ito po ay isang paraan, sabi rito, na yung pong pangangailangan ng belongingness, the need
to be blocked. Yun po yung paraan. Kasi kung tayo ay may pinaniniwala, nasabihin natin, oh, naniniwala tayo sa Diyos, pero saan tayo kaanib? At anong kinaaaniban natin? Iglesia. Pag tinanong tayo, eh, lahat kahit saan pwede. Hindi po pwede ganoon. Kung titingnan po natin, sabi ng Diyos of Fairness, everyone desires his relationship and community. Most people want to belong to a cohesive, like-minded group. State of loneliness, it promotes identity. These are natural and very human instinct. Ito po pala isang paraan na makakatulong po sa atin sa isang banda, sa ating personalidad. Na ito po makakatulong na habang tayo po ay kabilang sa isang komunidad o community, ito po ay mararamdaman natin na tayo po ay hindi nag-iisa. So ito po ay isang tulong sa atin na nagbibigay ng kalakasan ng ating personal lidad bilang isang tao. The best of community does give one a deep sense of belongingness and well-being. And in that sense, community takes away loneliness. Ito po pala ang dahilan. Kaya ang Diyos ay itinatag, tinalaga ang simbahan. Noon ay wala pong pangalan. Kaya ang mga apostol at mga alagad na lang nagsabi sa kanya na itong grupong ito ay tinawag ng mga Kristiyano dahil mga tagasunod ni Kristo. So yun po pala ang pagkakilala ng Iglesia ng Diyos. Ito po'y isang paraan na nagbibigay sa atin na tayo'y maalis sa pag-iisa. Ang sabi nga po ng isang aktor na si Jet, I believe the world is one big family and we need to help each other. Ito po ay isang paraan na kahit sila ay nagsasabi at kinikilala na tayo'y nagmula sa isang malaking pamilya, na ito po'y binabalik lamang muli ng Diyos sa paraan ng simbahan. Madalas na hindi natin maunawaan, kaya po tayo merong tinatawag na evangelism sa bawat simbahan na kinakaniba natin. Kasi po tayo po'y naghihikayat ng mga kaluluwa at mga miyembro, hindi para maging miyembro lang sa isang banda na sila ay magagamit lang natin sa kapakinabangan ng simbahan, kundi ito po ay sa kabuuan ng nais at layunin ng Diyos. Ang sabi rin po ng isang manunulat, when the whole world starts behaving like a big family, protecting and caring each other, the world will become a good place to live. Ito po ang pangarap ng maraming tao. Ito po ang naisin ng lahat ng nasa lupang ito. Dahil po napakagulo na ng ating mundo at nakakatakot. Pero pag tayo po ay nasa isang grupo ng komunidad at lahat po ay iniisip na kapamilya ko ito, kayo, ako, at tayong lahat ay isang pamilya, hindi natin iisipin na ito'y kaaway ko, kayo'y kaaway ko, hindi po natin iisipin yan, kundi ang iisipin lang natin, bagamat mayroong mga konting argumento, pero mauuwi rin sa pagbabate. Yun po yung paraan na nais ng Diyos na makita. Kaya po siya ay nagtalaga ng isang simbahan na para sa kanya na ito po'y dadalhin niya sa hinanda niyang lugar sa langit na bayan. Kaya po doon, pag tayo po bumalik at napunta ng langit, makikita po natin ang kabuuan na tayo po ay isang malaking pamilya. Church is not something you go to, it's a family you belong to. Ito po yung isang hamon sa amin, na hindi lang tayo pumupunta sa pamilya o sa simbahan na pinupuntahan palagi natin. Kaya tayo pumupunta dahil natutuwa tayo makita at makasama yung mga miyembro natin bilang isang pamilya, tulad ng isang pamilya. Pag tayo po ay nagsasama-sama sa isang simbahan, yun po ay parang isang reunion ng isang pamilya. Na doon ay magkakaroon minsan ng potluck at fellowship at pagsasalo-salo sa pagkain. At doon ay maraming kwentuhan na nakakatutuwa para sa kanya. Church is not a building you go to. It's a family you belong.
tumulong. So hindi po yun isang struktura lamang. Hindi po pinapakita natin ang simbahan ay magpapatayo lang tayo ng simbahan. Meron pong mga grupo na kahit walang simbahan pero sila ay nagkakaisa, nagmamahal. Sila po ay matatag ang kanilang samahan. Ito po ang layunin. Kaya po nais ng Diyos na tayo ay makabilang sa isang grupo at institusyon ng simbahan. Kaya kailangan po tayo makabilang doon. At ninanais ng Diyos na ikaw, kayo ay makasama sa bayan at pamilya ng Diyos. Nawa ay makasama namin kayo. Nicky Gamble said, "Church is not an organization you join. It is a family where you belong, a home where you are loved, and a hospital where you find healing." Ito po ang tamang interpretasyon. Ang sabi po ng Panginoon sa 4 Gospel. Ang simbahan daw ay tulad ng isang hospital na hindi lahat ng papasok dito ay perpekto, pero nangangahulugan tulad ng isang hospital na nangangailangan at yung mga may sakit ay papasok doon para gumaling at magamot. Yung kanilang mga ugali, may mga differences sila, pero kailangan maging kapareho ng mga ugali ng ating Panginoon. Doon po inaayos sa loob niyon. Kaya lagi ko pong sinasabi sa mga kapatid, sa tagal po natin na naglilingkod sa Diyos, nag-aaral ng Biblia, nagbabanggit ng mga pangalan ng ating Panginoong Hesus at ng Diyos, nawa ang buhay po natin ay nagiging kapareho ng tulad ng isang pamilya ng Diyos. People who move toward the church do so for two major reasons: to learn about God and to find some guidance and direction for you. Ito po ang katotohanan. Na minsan, ito po yung isang bahagi lang. Na madalas ang tao kaya pupunta sa simbahan ay para lang matuto at makilala ang Diyos. At isa ay magkaroon ng direksyon ang kanilang buhay. Pero ang katotohanan, ito ay hindi lang sa ganung paraan, kundi isang layunin ito ay hindi mapaganda ang direksyon ng buhay mo, kundi maiayos sa tunay na pamilya ng Diyos. Yung direksyon po natin, patungo po tayo sa direksyon na nais ng Diyos. Hebrews 10:24-25 says, "And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habits of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Ang payo ni Apostle Pablo at ng Diyos, huwag po natin kalimutan ang pagtitipon-tipon bilang isang pamilya ng simbahan. Kasi po, ito po'y tanda na ang panahon po natin ay malapit na. Kaya po nangangahulugan, sa ngayon pong panahon, dapat po tayo ay may kinakaaniban na grupo na naglilingkod sa Diyos. Hindi po natin pwede i-claim lang sa ating sarili na tayo mananampalataya ng Diyos, pero hindi naman tayo mabilang kung anumang grupo meron tayo. Pero lagi po natin hahanapin yung nilaan at sariling grupo ng Diyos. Family is the only thing we can take to heaven. Ito po yung lagi ko po sinasabi sa mga kapatid, na ang pamilya po natin dito sa lupa ay pamilya rin natin sa langit na bayan. Kung tayo po rito sa lupa ay maganda ang ating samahan, pagdating sa langit, hindi magbabago yun at mas lalong gaganda pa. So yun po yung paraan naisin ng Diyos na gusto niyang magtayo ng isang malaking tahanan na kailanman ang kasiyahan at katuwaan ay nakikita natin sa ating Panginoon. Dahil ang pag-ibig ay laging nakikita sa bawat komunidad na meron siya. When we all get to heaven, yun po ang layunin ng ating Diyos. Helping each other get to heaven, sabi niya. Pedro, 1 Peter 3:1-7. Pag tayo mahina, pag tayo isang pamilya, masabi ni Haring Solomon, mas mabuti pa na may kasama
Pag ikaw ay nadapa, may magtatayo sa iyo. Pag ikaw, pag tayo ay nasa grupo ng mga patungong langit, mag-ihilan tayo patungo ng langit. Yun po yung kagandahan sa isang organisasyon, sa isang grupo ng simbahan. Kasi po, yun po yung gawain po natin. Lahat tayo ay sabay-sabay, sama-sama ang patungo sa langit. Opo, hindi natin makikita na may mga iglesia na perpekto, pero kailangan po natin sikapin ang buhay natin na makitaan tayo ng kabutihan at ugali, pag-ugali ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo po'y magtulungan, imbis na tayo'y magsiraan, tayo'y magpalakasan, instead na bigyan natin ng discouragement yung ibang tao. Ito po ay isang payo ng Diyos sa atin na magpalakasan tayo, maghilahan tayo patungan lang. Local church is a miniature reality of God's grandest goal, God's hope, body of Christ, bride of Christ. Ang totoo po niyan. Tayo ang iglesia ng Diyos. Tayo ang tahanan ng Diyos. Tayo ang katawan ng Diyos. At tayo ang mga asawang babae ni Kristo na nire-representahan sa Biblia na ang iglesia ng Diyos ay sumisimbolo sa isang dalisay na babae. Kaya tayo po ay dapat ang buhay po natin ay maging dalisay palagi sa harapan ng Diyos. Building a household of faith. Ito po yung bagay na kailangan po natin habang tayo narito sa lupa. Nagtatayo tayo ng isang tahanan ng purong mananampalataya, nagkakaisang kaisipan, nagkakaisang damdamin, nagkakaisang layunin, nagkakaisang kabuuan ng iglesia. The community of heaven, 2 Corinthians 5:11, 1:11. One day soon, every Christian in this room will move into a new home, which is heaven. How well acquainted are you with the eternal destination? This is the question. Malaman, lahat po tayo pupunta sa isang lugar. Kayo po na nandito. Lahat na nakikinig sa pag-aaral natin. Tayo po isang araw ay tutungo sa lugar na hinanda ng Diyos. Kaya ang tanong sa atin, alam po ba natin ang bagay na makalangit at iglesia ng Diyos at na walang hanggang patutunguhan natin? We have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands, 2 Corinthians 5:1. Ito po ang katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo, ang tahanan po natin sa lupa, ang grupo natin sa lupa, ay siya rin na nadadali natin sa langit. Kaya dito pa lang, sinisimulan at sinasanay tayo ng Diyos na maging isang malaking pamilya. Kaya pagdating sa langit, hindi na tayo mag-a-adjust sa bawat isa kasi lahat ng ugali ng mga kapatid, mga membro ng iglesia, kinaaaniba natin, ay kakilala na natin, naiintindihan na natin sila, nauunawaan natin sila, at napapatawad natin sila, at minamahal natin sila. John 14:1-3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ito po yung pinangako ng Diyos. Nung si Kristo ay umakyat sa lupa, ang sabi niya, ako'y pupunta sa akin. Ipaghahanda ako kayo ng isang tahanan, isang lugar na ating kalalagyan. At kung magawa ko na yun, magpako'y babalik dito at kukunin ko kayo at kung saan ako doon, ay doon din kayo. Kayo, tayo, ay tutungo kasama ng Diyos kung saan siya. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ephesians 3:3. Sinabi po na po sa Pablo, hindi po tayo taga rito. Kaya kailangan natin talagang maibilang sa isang grupo ng simbahan. Kasi po tayo po ay nag-aaral bilang isang manlalakbay sa lupa. Habang tayo manlalakbay sa
Sa lupang ito, natututo po tayo ng mga bagay na ikakadalisay natin at mga ugali ng ating Panginoong Jesus. Kaya patungo po tayo at tagalangin po tayo. The Bible says, this world is not our final home and we are strangers and pilgrims on the earth. Our true home is in heaven and that is where God's path leads. So, ang simbahan po na tinatag ng Diyos sa lupang ito, ang simbahan na tinatag ng Diyos sa iglesia niya sa lupa ay iglesyang matatagpuan ang ugali at karakter ng Diyos. Pag binasa po natin ang Biblia simula sa Genesis hanggang Apokalipsis, makikita natin na ang ugali ng Diyos ay dapat nakikita rin ang lahat ng kaanib na iglesia ng Diyos ay kapareho ang karakter. Siya po ay nanginginig ng araw na kanyang itinanaga, siya po ay nanginginig ng buong araw at pinahahalagahan ang mga prinsipyo at aral ng Biblia sa loob ng simbahan. Yun po ang kailangan po natin makita, na ang daang lahat na itinuturo, ang aral na tinuturo ng simbahan ay yun po ang daan patungo sa langit na hinanda sa atin. Tunay nga na ang Diyos ay naghanda sa atin ng isang tahanan na banal. Doon tayo mananahan. Ay tinatawag niya sa Apokalipsis na New Heaven and New Earth. Opo, tayo po ay tatahan doon. Tayo mananahan. Ngunit kailangan bago tayo makapasok doon ay tayo kabilang na sa tunay na iglesia ng Diyos dito sa lupa. Para tayo po ay makasama sa tahanan sa langit na ginawa ng Diyos, tayo ay dapat masumpungan sa iglesia ng tunay Diyos. Ito po ang panawagan sa bawat isa. Panawagan hindi lang sa akin, ito'y panawagan sa iyo. Panawagan sa kanila, sa ating lahat, na tayo ay dapat masumpungan sa tinatawag na simbahan ng Diyos. Wala iba kundi ang nanginginig ng araw ng para sa Diyos. Nawa ito po isang hamon, nawa isa itong pagkakilala sa inyo pong mga puso ngayon at kaisipan. Manalangin po kayo sa Diyos. At tingnan po natin, Panginoon, ano po bang organisasyon ng simbahan ang nais niyong kaaniban ko? Na merong palatandaan na makikita lamang sa inyo. Mga ugali na pareho ng ugali niyo, bagamat hindi po kang makakuha ng perfectong simbahan. Pero ang titingnan po lang namin ay yung sumusunod ng lahat ng aral ng Biblia. Marami pong simbahan na pwede po natin sabihin ni sila totoo. Pero ang batayan po lang natin para masabi natin sa ating mga sarili na sila ay totoo ay walang iba kung sila ang lahat ng aral na nasa Biblia ay kanilang tinutupad at ginagawa sa atin. Nawa, sa inyong paghahanap ng isang simbahan na tunay na tumutupad ng salita ng Diyos, gabayan kayo ng ating Panginoon. Nawa, masumpungan niyo ang iglesia ng Diyos na binili na ikabitong araw ng sandili. Pagpalain tayo. Here within these walls are very
tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa pagpapakilala niyo po sa amin na ang kalahagahan ng pagiging kaanod ng isang iglesia at simbahan na ito po'y nagsasabi sa bawat isa na kailangan kami makabilang sa mga grupo ito, na grupo na tunay na nilin ng inyong araw, tunay na tumutupad ng inyong prinsipyo, tunay na tumutupad ng lahat ng aral ng Diyos. Diyos, ang dalangin ko sa aming mga tagapakinig, tagasubaybay at mga narito sa aming programa ito. Masumpungan po nila ang tunay ninyong simbahan at nawagabayan niyo po sila ng itong banal na Espiritu. Ituro sa kanilang puso at isipan ngayong gabi sa paraan ng panaginip at karanasan. Ipakita niyo po ang Diyos sa kanila ang inyong tunay na simbahan na kailangan po nila na maghahanda sa kanila patungo po sa langit na bayan bilang isang malaking pamilya dito sa lupa hanggang diyan sa langit. Pagpalain niyo po kami sama-sama sa pangalan ni Jesus. Amen. On behalf of BAA, I would like to thank you for joining us in today's POY service. I encourage those who have questions or comments about today's topic, or if you are interested in a Bible study, please message us at the official page of Maesa Adventist Academy on Facebook or the link that will be flashed later on in the video. We are always eager to hear from our viewers. Do join us again tomorrow for another program for More About Jesus. I hope you felt blessed, and may you be a blessing.